Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang sa ating karagatan, kundi pati na rin sa mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig, ang pwede nating makitaan ng mga sadyang kakaibang nilalang? Kaya mula sa sirena na natuklasan sa isang ilog, hanggang sa bangkay ng isang halimaw, ay ito ang 10 pinaka nakakagulat na nilalang na nabingwit ng mga mangingisda. At kung handa ka ng malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, sirena sa ilog. Nang mapagdesisyonan ng isang grupo ng mga magkakaibigan na mamingwit sa ilog ng Yukon sa bansang Amerika, ay hindi nila inasahan na meron pala silang makakasalubong na isang kakaibang nilalang sa lugar na talaga namang labis na gumulat sa kanila. Sa kadila ng makikita sa video na ito, nang nakasalubong ng nasabing grupo ay isang babae na tila ba mayroong buntot na parang sa isang isda na tumutugma sa description natin ng mga sirena. Kung kaya't noong in-upload ng grupo ng mga mangingisda na ito ang kanilang nakuha ng video sa social media, ay agad itong pinagkaguluhan ng maraming mga tao, maski pa ang ating mga eksperto, na mabilis nagdebate kung totoo nga ba ang sirena sa video, kung saan merong mga nagsasabi ng posibleng edited dito, habang may ilan namang kumukontra dahil sa hindi na muling nagpakita ang grupo na nag-upload ng video. Kung kaya't hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung totoo nga ba talaga ito. Number 9, River Dragon. Ang isa pang nilalang na nakuha na ng video sa isang ilog na talaga namang gumulat sa napakaraming mga tao ay ang nakita sa ilog ng Mekong sa bansang Thailand, kung saan makikita sa nakuha ng video na ito ang isang nilalang na nagtatago sa tubig sa lugar na ayon sa mga residenteng naninirahan malapit rito ay nagpapakita raw ng isang naga na ayon sa kanilang mitolohiya ay isang uri ng dambuhalang sawa na sasabing sagrado, kung kaya't sinasamba ito ng maraming mga tao. Base lamang sa video ay hindi matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang nilalang na makikita rito, na hanggang ngayon ay nananatili pa rin isang malaking misteryo, dulot na hindi na raw muli pang nagpakita ang sinasabing naga sa publiko, kung kaya't wala pa rin tuluyang nakakaalam kung ano nga ba talaga ito. Number 8, kawawang pating. Habang nangingisda ang dalawang magkaibigan sa karagatan ng bansang Amerika, ay mayroon silang nabingwit sa katubigan na dahil sa mabigat ay inakala nilang isang dambuhalang nilalang o di kaya'y kayamanan na talaga namang nagdulot para ma-excite silang dalawa. Pero nang makita nila kung ano nga ba talaga ang nabingwit nila, ay labis silang nagulat. Dulot na makikita sa video na ito, ang kanilang nahuli mula sa dagat ay isa palang uri ng pating na kung tawagin ay treasure shark, na makikitang halos ulo at buntot na lamang ang natira, kung saan matapos nila itong sukatin ay umaabot raw ang laki ng hayop sa 8 hanggang 10 talampakan na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang nilalang. Pero kahit na dambuhala pa ang hayop na ito ay hindi pa rin ito naging dahilan para makaligtas siya sa ibang mga naninirahan sa ating kalikasan, kung saan makikita na nagsilbi na rin siyang pagkain sa ibang mga nilalang, kung kaya't ganito na lamang ang kanyang naging kalagayan. Number 7, kakaibang isda. Nang mapagdesisyonan ng isang grupo ng mga mangingisda na mamingwit sa isang ilog sa bansang Cambodia para sana manghuli ng mga hito na ayon sa mga residente ay madalas na makikita rito, ay hindi nila inaasahan na mayroon silang mabibingwit na isang kakaibang nilalang, dulot na mula sa mga video na kanilang nakuhanan na nagpapakita sa isda na ito ay makikita na sadyang naiiba ang itsura ng hayop kumpara sa ibang mga isda na naninirahan sa ating mundo, kung kaya tinawag pa itong alien ng ibang mga nakakita ritong tao. Ito ay dahil sa ang itsura ng isda ay tila ba meron siyang pakpak dahil sa malapad at malaki niyang mga palikpik, habang ang kanyang mukha naman ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga tinik, kung kaya't maski pa ang ating mga eksperto ay nagulat sa nilalang na ito na posibleng isa raw sa bagong uri ng isda na hindi pa tuluyang napag-aaralan at nabibigyan ng pangalan. Number 6, misteryosong halimaw. Dumako naman tayo sa Congo River,
nakilala sa pagiging pangalawang pinakamahabang ilog sa kontinente ng Afrika, kung saan mayroong nahuling isang isda sa lugar nito gamit ang isang lambat na talaga namang gumulat sa mga mangisda. Sa kadila ng makikita sa nakuhanan nilang video patungkol sa panghuli nila sa isda na ito, ay mayroon itong dambuhalang sukat ng pangangatawan at sadyang kakaibang itsura na labis na naiiba kumpara sa ibang mga isda, kung kaya tinawag pa nga nila itong isang river monster dulot na mukha raw itong halimaw para sa kanila. Sa takot na malagay pa sila sa peligro dahil sa paglapit nila sa isda na ito, ay agad raw pinakawalan ng mga mangisda ang nahuling nila lang, kung kaya't wala ng kahit na anong karagdagang mga impormasyon patungkol sa kung ano nga ba talaga ang isda na ito, na patuloy pa rin daw pinipilit alamin ng mga eksperto. Pero dahil sa malabo ang nakuha ng video ng mga mangisda na nakahuli rito, ay posibleng hindi na raw matukoy pa kung ano nga ba talaga ito. Number 5, dobling huli. Pauwi na sana ang isang mangisda mula sa bansang India na nabigo sa panghuli niya ng mga isda sa isang ilog sa kanilang lugar, nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay na nakalagay lamang sa gilid ng tubig. At nang lapitan niya ito, ay talaga namang nagulat siya sa kanyang natuklasan. Sa dila nang ang kanyang nakita isang malaking isda na namatay habang kinakain ang isang bata at maliit pang pating na hindi may tatangging naging daylan, para maging doble ang huli ng nasabing mangingisda na talaga namang sunerte sa kanyang nakita, kung kaya't masaya siyang umuwi sa kanilang tahanan at agad na pinaluto ang kanyang nahuling isda sa kanyang asawa, habang ang pating naman ay ibinenta daw niya sa isang tindahan. Number 4, pagot-ulong isda. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang isda na tila ba naging zombie dulot na nagawa pa rin itong gumalaw kahit na pugot at wala na ang kanyang ulo? Ang kakaibang isda nito ay ang plecofish, na makikita sa videong ito nakapansin-pansing nagagawa pa rin lumangoy sa isang lawa kahit pa nakatanggal na ang ulo nito mula sa kanyang katawan, kung saan nagawa pa nga nitong hawakan at kalabiti ng taong kumukuha ng video, para masigurado na totoo ang kakaibang isda nito na nagagawa pa rin mabuhay kahit na wala na ang kanyang ulo. Ayon sa mga eksperto, ay posibleng makagalaw pa rin ang ilang mga isda kahit na napugot na ang kanilang ulo, kung saan reflex na lamang daw ng katawan nila ang dahilan sa paggalaw nila. Pero kontra naman ng iba, ay imposibleng reflex action lamang ang dahilan para sa paggalaw ng isda na ito, na makikita sa video dulot na nakakaya pa rin itong kumilos at lumangoy, na parang isang ordinaryong isda na talaga namang sadyang nakakakilabot na makita. Number 3, kawawang isda. Bumisita naman tayo sa ilog ng Amazon, kung saan napagdesisyon ng mga isda ng isang grupo ng mga kalalakihan. Pero nang makahuli na nga sila ng isang dambuhalang isda, ay agad sila ditong naawa matapos nilang makita ang kalagayan ng nasabing isda, sa kadila ng natuklasan nila na mayroong mga nakakabit na mga maliliit na nilalang sa balat nito na parabang mga kuto, sa kadila ng sinisip-sip ng mga ito ang dugo ng kawawang hayop. Dahil sa awa na naramdaman ng mga mangisda para sa dambuhalang isda, ay noong nabingwit nila ito, ay kaysa tuluyang kuhanin mula sa ilog, ay napagdesisyon na nilang tanggalin na lamang ang mga nakakabit na parasite sa balat ng kawawang hayop, na muli naman nilang pinakawalan sa tubig, matapos tuluyang maalis ang mga nilalang na unti-unting sumisip-sip sa dugo nito, na talaga namang umantig sa puso ng napakaraming mga tao na nakapanood sa video. Number 2, nakakadiring uod. Ang susunod na nilalang na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang kakaibang uri ng uod na ito, na kung tawagin ay proboscis worms, na natagpuan sa gilid ng isang dalampasigan, kung saan matapos silang dikitan ng mga tao ay bigla na lamang naglabas ng tila ba puting ugat mula sa kanilang bibig ang mga nilalang na ito, na talaga namang gumulat at bumigla sa mga tao maski pa sa mga nakapanood sa videong ito. Ayon sa mga eksperto, ay ang tila ba ugat na lumalabas daw mula sa bibig ng uod na ito na tinatawag na proboscis ay ang ginagamit ng nilalang para makakain, kung saan tumutusok daw ang proboscis sa balat ng mga nilalang na binabalak nitong kainin, kung saan meron itong mga kamandag na kanilang ginagamit para hulihin at patayin ang kanilang biktima, na mas lalo lamang naging dahilan para pandirian at katakutan sila ng masa.
Number 1, nambuha lang halimaw. Ang pinakahuling nilalang na nahuli sa katubigan na pag-uusapan natin sa ating listahan ay ang nahuli ng mga residente na naninirahan malapit sa isang ilog sa timog bahagi ng bansang Cambodia. Na ayon sa nakuhanan nilang video na ito, ay meron itong katawan na talaga namang dambuhala. Kung kaya't agad itong pinagkaguluhan ng masa. Agad din namang pinagdebatihan ng publiko ang natuklasan nilang nilalang na ito, kung saan may ilang mga nagsabi na isa itong halimaw na lumaki lamang sa ganitong sukat dahil sa kumakain ito ng mga tao. Na mabilis namang kinontra ng mga eksperto kung saan ayon sa kanila ay isang bangkay lamang ng balyena ang siyang pinagkakaguluhan sa lugar. At dahil sa alam naman ng marami sa atin na ang mga patay na balyena ay kalaunang sumasabog at pumupotok, ay agad na pinalayo ng mga eksperto ang publiko mula sa katawan ng hayop sa takot na malagay pa nito sa peligro ang buhay ng ilang mga katao. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin. Na sa kahit ano pang anyong tubig, mapalawa man yan, karagatan o maliit na ilog lamang ay makakakita tayo ng kakaibang mga bagay. Kaya para sa'yo, alin sa mga kakaibang encuentro na ito ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.